Philippine Standard Time, ganap ng alas 11:37 ng umaga, 11:37. Ngayon ay Enero 19, 2023. Meron na laman tayong 341, ulitin natin. Ngayon ay Enero 19, 2023. Meron na laman tayong 346 na araw na natitira sa taong 2023. Sa loob po ng kalating oras, samahan niyo po ang inyong lingkod, Reden Oro, dito pa rin sa programang AB Balita sa tanghali nationwide. Sa pangalan po ng aking executive producer, walang iba kundi si Tita Mel Elizalde, at sa pangalan din po ng aming head technician, walang iba kundi si Ma'am Faith Diretso, ako pong muli ang inyong lingkod, Reden Oro. Kabilang sa mga balita ngayong araw nito sa pahayagang PM headline sa may kaugnayan sa lapid murder case, hirit ni Bantag na mag-inhibit ang DOJ panel dinismiss. Sa Showbiz News, Alex Gonzaga ito. Ano ba apelyido nung nag-asawa na siya? May bagong video na may pahiram o pahiran ng cake. Aha. PBBM, palalakasin pa ang cyber security measures. Showbiz News pa rin, aktor 8 buwang nagkaroon ng depresyon. Mga artista na de-depress din, ano? Hindi lang pala yung mga karaniwang tao. Walang nasibak sa trabaho na OFWs dahil sa NAIA shutdown. Dalawang salvage victim itinapon sa gilid ng kalsada. Sa ilang pang mga headline ng pahayagang palaban, maasahan, pangmasa o PM, kasong murder ng labor leader versus o laban sa 17 pulis ibinasura. Bomb maker ng terrorist group, Timbog, unahuli. Nagpo-positibo sa COVID-19 sa Pinas o sa Pilipinas, nasa 2.6% na lang sangayon sa OCTA. 30 patay sa malawakang pagbaha. At sa huling, parang balitang artista na rin ito, balitang telebisyon. Igan o si Arnold Clavio yung tinutukoy, nasaktan sa waiter na ipinahiya ni Alex. Ayan. Attorney Topacio nagsalita sa isyong na-bankrupt sa pelikulang Mama Sapano. At yung huling showbiz news, maraming magandang umaga, Kuya Hill. Pamilya ng aktor sustentado ng kanyang ex-actress. Ayan. Dako naman tayo sa headline ng pahayagang Filipino Star ngayon. Diyaryong disente ng masang intelihente. Ganda, no? Ganda na kanilang slogan. Walang OFWs na nasibak sa trabaho dahil sa NAIA shutdown. Mahusay na cybersecurity ng Philippines, inilahad ni Marcos sa Davos, Switzerland. Kasong murder versus laban sa 17 pulis, ibinasura sa pagpaslang sa labor leader. Pulisya may lead na patay na bebot o na babae sa inabandong kotse, kilala na. May kaugnayan sa pagpatay pa rin kay Percy Lapid. Sa Percy Lapid killing, motion ni Bantag na mag-inhibit ang DOJ panel ay binusura. 1,000 miyembro ng TODA tumanggap ng ayuda mula sa Quezon City LGU. Ganda, no? Tuwan-tuwa yung mga tricycle driver niyan. Hindi ko lang alam kung sa lugar namin sa Bagbag o sa Kings Point, Goodwill, San Pedro 9, nakatanggap, hindi ko pa alam, wala pa akong balita kung nakatanggap din sila ng ayuda mula sa LGU ng Quezon City. Balitang may investor na maimpluwensyang tao, producer ng pelikulang Mama Sapano, itinangging nabankrupt sa Metro Manila Film Festival. COVID positivity rate sa Pinas o sa Pilipinas, 2.6% na lang. Banta ng tsunami sa 7.3 na lindol, pinawi ng VBOX. At sa Showbiz News na dalawa ng pahayagang Filipino Star ngayon, Alex nag-sorry sa waiter
may-ari ng resto nagkonsulta sa abogado. At sa huling showbiz news, kampo ni Jane, itinanggi ang relasyon sa politiko, may non-showbiz jowa. Letter talk ni Alfred Roche, nag-uusap yung tatlo, si Coco, si Pinoy, at itong si Pig. Ayan, sabi ni Coco, mga foreigners ang kumokontrol sa presyo ng sibuyas. Saan ka nakakita? Mga nakalang araw, may napakamatay na magsasaka ng sibuyas sa bayambang Pangasinan. Ako'y ngayon, ako'y mabiyahe dyan, Jaime, mamaya ang ating gabi, papuntang bayambang Pangasinan, magkita tayo dyan. O, para alam mo na yung gagawin natin. Tatagay tayo ng konti para malibig ang panahon. Papaano Pinoy planters ang nagtatanim tapos binabarat pa ng traders? Sabi naman yun ni Pinoy, yung Pilipino ang ibig sabihin. Sabi naman ni Pig, yung mukhang baboy. Yung ulo niya baboy. Baka ini-export nila sa China tapos i-import uli. Naalala ko may sapatos nung ayon ng araw sa Pilipinas eh. Ginagawa sa diyan sa kahabaan ng Quirino Highway, Barangay Talipapabayan o Sangandaan. Tapos dadalhin sa ibang bansa, pag binili mo. Imported ah. Pero minsan may nakatuklas eh. Nung tinuklap niya eh, may nakalagay Pilipinas. Pero sabi, gawa sa ibang bansa. Ayan. Maraming kalokohan talaga may nagagawa. Ano? Sa oras na, anong oras na ba? Philippine Standard Time, ganap ng alas 11:43 ng umaga. Maligayang panunood kay Romy Santos ng Pampanga, kay Kuya Jesse De Jesus ng Bulacan, kay kanino to? Kay yun, si Bertong Gala. Magkasama kami kahapon. Si Amy Cotillion sa Bayambang, maligayang panunood. Dako naman tayo sa headline ng Payagang Police File Tonight. Naka-alerto, 24 oras. Lisa Soberano, babu. Babu na sa Pilipinas. Showbiz. Philippine showbiz sa LA kakaririn. Kakaririn niya. Ikakaririn niya. Ang Hollywood Dream. Oho, ba? Sexy si Kem Chu. Dito sa headline ng sa cover ng Payagang Police File Tonight. Kem Chu nagpasabog ng kanyang kaseksehan sa Valisan Island. Showbiz news pa rin na din lustre type makatrabaho uli si Vilma Santos Recto. Balik tayo sa kaso na Lapid. Lapid murder. May kognayin sa Lapid murder. Musyon ni Bantag. Ibinasura ng DOJ. Mga Pinoy, mga Pilipino ginagawang scammer sa bansang Cambodia. Ninja cop na nahuli sa bypass sisilipin kung paano na assign sa PNP DEG. At sa huling tatlong headline ng Payagang Police File Tonight, basahin, sabi niya, basahin natin to. Bagong modus ng rent tangay ng sasakyan, booking ng pulisya. Tagadabaw ang solong nanalo ng 25.3 million pesos loto, 642 jackpot. Swerte niyo naman. Pengen naman bala to. Doktor nilooban na pinatay pa sa Maynila. Dako naman tayo sa headline ng Payagang Bulgar, Boses ng Masa, Mata ng Bayan. Showbiz news, ibinuking lagi ng late, nakasimangot pa. Alex, masama talaga ang ugali, kaya isinusukan ng mga katrabaho. Sa showbiz news pa rin, Alex pa rin. Campo dumiretsa sa Blay naman. Oh, dumipensa, ulitin natin. Campo dumipensa sa Blay naman. Alex lalo lang nadiin sa bastos. Nabastos talaga at walang pinag-aralan. Headline ng Bulgar, mahihirap, sorry na lang, wala nang ayuda. Inaabuso pag walang nabibiktima. OFW ginagawang scammer sa bansang Cambodia. 7.3 na lindol sa Davao Occidental. Ba? Panay ang lindol, no? Sa bagay, sa mga Kristiyanong mga deboto, hindi kayo dapat magtaka kung bakit panay ang lindol. Nakahula po yan sa Biblia na sa mga huling araw magkakaroon, hindi lang ng mga mahihinang lindol, kundi malalakas na lindol. 3,200 pulis bantay sa Chinese New Year. Ba?
Ako'y pupunta ng Pangasinan. Paano pagkapagkakasayan ng aking schedule? Hindi ko nagkakamali sa ano na ito, sa 22. Ayan. Mga asungot ni Bongbong sa Switzerland, pangalanan. Sa Colombia ng sa pahayagang Bulgar ni Pablo Hernandez III. 200,000 pisong multa at 3 years kulong sa teacher na magtuturo ng walang lisensya. Hindi kayo pwedeng magturo pag hindi kayo nag-aral na maging teacher o wala kayong lisensya sa pagiging teacher. Showbiz news na tatlo na lang ito. Taga-bit-bit ng gamit ng jowa sa shooting McCoy at Ellis. Nagkabalikan na. Napaamin ni Kuya Kim Pokwang Ibinulgar na iba ng babae ang tatay ng anak. At sa huling showbiz news ng pahayagang Bulgar, nagsupla na raw sa bansang Singapore. Main Mendoza, di takot mawala ng pals. Naalala ko, mga nakaraang balita rin, nakaraang araw, nagpapa-autograph yung isang pants ni May Mendoza eh. Oh, tinabig ba naman? Talaga naman, nagsusupla na talaga eh. Oh, imbis ipamigay, tuloy tayo, imbis ipamigay, smuggled na asukal ibebenta sa Kadiwa. Naalala ko, may mga badong balita ngayon. Ha? Ang nakaraan, ang, yung smuggled, ini-smuggled yung sibuyas, asukal. Ayan. Pero may bagong balita ngayon. Ha? Kapos o kulang yung ating asin. Iodized salt. Ayan. At yung huling, aba, sa column ni Rod Gutierrez, libreng sakay pa more. Ayan. Nako, ano mo natin, ang headline naman ng saksi. Tabloid na saksi. Balitang totoo ngayon. The WHO government official kumabig bago bumaba sa pwesto. Ayan. Headline ng pahayagang tabloid na saksi kahit pinamumunuan pa ni PBBM, DA Tiklop o Department of Agriculture Tiklop sa smugglers. Tony Blair interesado sa transpo projects ng Pilipinas. Sa column na open line ni Bobby Recogemoso, paglago ng ekonomiya inaasahan ngayong taon. Bomb expert arestado sa EFP-PNP joint operation. Pagamit sa pondo ng kaap, kakalkalin. Tulong ng LGU sirit ng Solon na sa makupad na SIM registration. Ba, naalala ko yung sarili ko. Noong Sabado, binayaran ko na yung smart plan ko. Oh, 999 centavos. Huh? 1,000 na. Abay, hanggang ngayon hindi ko magamit kasi una, hindi ako marunong mag-registered. Pangalawa, nung magsadya ako sa opisina ng Smart dyan sa Alimul Cubao, aba, napakahaba ng pila. Napasabay ako doon sa nagpaparegistered ng SIM card. Sasabay ko doon, aba, iniwanan ko kahit na may numero na ako. Dadalo pa ako sa church eh. Sa ilang pang mga kalagdagang headline ng pahayagang saksing Bulgar, balitang totoo ngayon, Pinoy ginagamit ding scammer sa bansang Cambodia. Kidnapping sa 2 activists. Iimbestigahan sa kamera. PNP di kayong sumagupa mag-isa. DICT at NTC sasaba na rin versus ulaban sa Isabong. At yung 2 balitang natitira, bantag tatadta rin ng kaso at dictatorship. Dictatorship bigo kay Risa. Dako tayo sa huling tabloid ng pahayagang remate ang diary ng masa. Bago nating basahin ang detalye ng mga balita ngayon, kahit na aksidente si aeroplano, go determinado sa pagtulong. Totoo yun, ano?
Nagka-problema yung sinasakyang eroplano ni Senador Bongo. Go sa EFP, PNP, sabi niya, sabi ni Senador Bongo sa EFP at saka sa PNP, PBBN, PBBM admin, suportahan. Binaril sa ulo, bebot o babae na tagpuan sa abandonadong kotse, combat pay ng sundalo itataas, chuchu ng police nirapid doon ng tulak, joyride, sinalpok ng bus, pasahero patay, o todas o patay, mo, tester, tinawag na stupid at narcissist si Alex. Sa showbiz news yan. Rabea, pinahahunting ang Vassar, malalaking artista kinabog ng Kem J, Harley na dula sa pool, taping ipinatigil. At yung huling dalawang headline ng pahayagang Rimate, ang diary ng masa, motor sumemblang sa loob ng funeraria, backrider patay, madiretso na siya. Ulitin natin, oh. Motor sumemblang sa loob ng funeraria, backrider patay. Natawa ka pa rin din, namatay na nga eh, kung naman, oh. Diretso sa embalsamador. Galing gumawa ng balita, headline itong Rimate. At yung huling headline ng Rimate, ang diary ng masa, madre na pinakamatandang tao sa mundo, dedo na o patay na. At ngayon, dakuan na muna natin ang ilang detalye ng mga balitang aking binasa. Pero bago yon, dakuan ko na muna ang lagay ng panahon. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 11:53 ng hapon. Ang Bicol Region, Northern Samar at Quezon Province ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dulot ng shoreline. Ang Metro Manila at natitirang lugar sa Luzon ay makakaranas ng bagyang maulap na kalangitan na may katamtamang ulan dulot ng northeast monsoon. Ang araw ay sumikat kanina, ganap na alas 6:25 ng umaga at lulubog mamaya, ganap na alas 5:47 ng gabi. Ulat panahon mula sa Pag-asa DOST. Nakuha ko na agad itong aking anong nangyari noon mula sa research ni Marlo L. Aligre. O nakapaloob ito sa ating balik gunita sa kasaysayan ng ating bansa. O Jaime, bakit ka tumawag? Mag-report ka ba? Programa ako ngayon kasalukuyan sa Elizalde Broadcasting. Monday at saka Thursday. Anong nangyari noon? Mula sa may kaugnayan sa San Agustin Church. Balik gunita sa kasaysayan ng ating bansa. Noong Enero 19, 1607, na kumpleto, o January 19, 1607, na kumpleto ang construction ng San Agustin Church sa Intramuros, Maynila. Ito ang isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Tatlong beses ginawa ang nasabing simbahan. Unang ginawa noong 1571 o noong 1571, kung saan ay yari ito sa Kawayan at Bubong. At ang Bubong ay Kugon. Grabe, no? Noong 1571, ang kanyang dingding ay Kawayan at ang kanyang Bubong ay Kugon. Yung parang talahib, yung mga hindi nakakaalam. Parang talahib yung Kugon. Nasunog ito noong December 1574 dahil sa pagsalakay ni Limahong. Muli itong ginawa at sa pagkakataong iyon ay yari na sa kahoy, subalit nasunog muli noong 1583. Muling ginawa noong 1586, subalit yari na sa adobe na dinisenyo ng arkitektong si Juan Macias. Paligunita sa kasaysayan ng ating bansa. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 11:57. Dakuhan ko naman itong bahaging akalain mo. Wala naman sa research ni Annabel Obenbiahe, kulang ang toilet sa Times Square. Ba? Totoo ba yun? Sabi rito yung pinaka-lobo ng comics na isang eksena lang.
pupunta tayo sa Times Square. Magsuot ka ng diaper dahil kulang ang CR doon. Basahin natin. Karamihan ng mga taong nagdiriwang ng New Year sa Times Square, New York City, ay nagsusuot ng adult diaper dahil kulang ang toilet sa nasabing lugar. Naalala ko, ha, yung portalit CR dyan sa pista ng Nazareno. Sa susunod na taon, pakidagdagan nyo yan para hindi umaapaw. Oo, tanghi. Sa bansang Japan, may tinatawag silang Happy Monday System, kung saan ang state holiday ay itinataon nila sa Lunes upang ang mga empleyado na may 5-day work week ay magkakaroon ng 3-day weekends. Ayan. Balak gawin sa Pilipinas yan. Ha? Nalaman mo ba yung balitang yun, Ma'am Pei? Parang yung gusto nila, i-adjust yung damihan yung bakasyon ng mga empleyado. baka hindi lang Sabado-Linggo. baka kailangan gawing Biyernes, Sabado-Linggo. Makikita lang malaki yung mga mall niya pag ganyan. At yung huling research ni Anabel Obenbiay sa Akalain Mo, hindi masyadong tinatangkilik sa bansang Japan ang organ donation. Yung magdo-donate ka ng iyong puso, ng atay, gano'n ba yun? Ng iyong kidney. Dahil hindi ito naayon sa kanilang paniwala tungkol sa kamatayan. Ba, ang ibig sabihin nito, marahil Ma'am Faith, ay kailangan mamatay sila ng kompleto pa ang kanilang mga organ. Ayan, totoo yun. Pero nakakatuwa minsan, ano? Parang yung anak ni Ali Soto na nalaglag sa gusali sa kanilang building, sa kanilang inuupahang townhouse, i-donate ni Ali Soto yung mata ng kanyang anak. Ayan, nakakatuwa yan. Kaya minsan ako nag-iisip eh, pwede ko siguro i-donate minsan ang aking ilong. Kahit pango eh. Hindi, wala. May palita na bang nag-donate ng ilong? Yung siguro yung mata. Kahit malabo na yung mata ko, do-donate ko para yan. Para makatulong doon sa mga bulag. Alala ko tuloy si Caramel San Pascual Constantino. Alam mo ba, Ma'am Faith, may kilala ka bang broadcaster bulag? Ang ginagawa niya, yung cellphone niya nagsasalita eh. Ano bang tawag doon? Yan, 6 minutes na lang agad. Talaga, salamat. Salamat, Ma'am Faith. At, basahin ko na lang itong mga sa 6 na minuto. Ngayong araw na ito, mula sa research ni Fernando B. Castro, nakabaloob sa balik gunita sa kasaysayan ng ating bansa. Bibilisan ko lang para maubos ko ito. January 19, 1607, natapos ang paggawa sa San Agustin Church in Tramoros, Maynila. Ito ang isa na sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. January 19, 1994, inilunsad ni Health Secretary Juan Plavier, ang kampanya laban sa paninigarilyo na UC Kadiri. Layunin ng kampanya na imulat ang kabataan at maski ang mga matatanda na sama-samang dulot ng paninigarilyo. Hinikayat ang lahat na huwag manigarilyo sapagkat nagdudulot ito ng cancer sa baga, lalamunan at bibig, emphysema at chronic obstructive pulmonary disease o CEPD. January 19, 2001, dalawang beses lumabag sa doon sa television si President Joseph Estrada. Una ay alas 2 ng hapon na nagsabing hindi siya magbibitiw sa pwesto at nararapat daw ituloy ang impeachment trial. Ikalawang paglabas niya sa television ay alas 6 ng gabi na nananawagan ng snap election na gagawin sa May 14, 2001, kasabay ng congressional at local election. January 19, 2008, sinabi ng Malacanang na si Vice President Noli De Castro ang magiging manok ng Administrasyong Arroyo sa 2010 presidential election. Inihayag ito makaraang manalo si De Castro sa election protest na inihain ni Senator Loren Legarda. January 19, 1809, ipinanganak ang American author na si
Edgar Allan Poe. Yan, balik ko nito sa kasaysayan ng ibang bansa. January 19, 1915, naimbento ni George Claude ang electric neon tube sign. O yun, neon sign. January 19, 1915, sinimulang ibenta sa publiko ang bubble gum brand na Double Mint. January 19, 1935, ibinenta ng Copper Inc. o Incorporated ang kauna-unahang brief. Ayan. And January 19, 1938, inumpisahan ng General Motors o GM ang mass production ng diesel engine. January 19, 1946, ipinanganak ang American singer na si Dolly Parton. January 19, 1955, naimbento ang board game Scrabble. January 19, 1978, huling labas ng Volkswagen Beetle na gawa sa Emden, Germany. Ayan. At January 19, 2007, na impact ng storm worm Trojan horse ang mga computers sa bansang Europe at United States. Kaysa ban today, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. At yan na po, nagwawakas ang programang AB Balita sa Tanghali Nationwide sa pangalan po ng aking executive producer, walang iba kundi si Tita Mel Elizalde. Ganun din po sa pangalan din po ng aming head technician, walang iba kundi si Ma'am Faith Diretso, si Kuya Hill. Ako pong muli ang iyong lingkod, Riden Oro, hanggang sa araw ng Lunes, ganap na alas 11 hanggang alas 11:30 o alas 12 hanggang alas 12:30 tuwing araw ng Lunes. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye-bye!